Okay, salamat sa Panginoon. Tayo po ay muli ay magpapatuloy sa ating tinatalakay na paksa sa Sunday School. Tuwing ako ang nagtuturo, no? At siguro mga lessons na lamang po ang ating bibigyang pansin dito sa paksang ito na pinamagatan nating fact or fantasy. Pasensya na kayo, medyo pumipiyok-piyok pa ako. medyo pagod pa. Okay, at dito ay tiningnan natin, so noong nakaraan natapos natin ang mga mahalagang paksa na ito, no? Unpacking biblical data, reasons for the existence of hell, dreadful nature of hell, degrees of misery and punishment in hell, and then God's vessel for destruction. Ito, medyo nagtagal tayo ng konti sapagkat tinalakay natin dito na meron talagang mga tao na pwede nating sabihin nilagpasan, ano? Nilagpasan ang biyaya ng kaligtasan. At yan ay hindi natin maitatanggi. Bagamat minsan ay mahirap tanggapin ito sa puso ng ilan na merong nilagpasan ang Panginoon, pero tandaan natin, ang kaligtasan ay hindi isang karapatan. Ito ay biyaya lamang, ano? Salvation is never a right. It is God's gift. It is God's grace. So sana po malinaw sa atin yan. Kung tayo naligtas, hindi dahil sa nakita ng Diyos, mabuting tao tayo, o magiging kagamit-gamit tayo sa kanyang kaharian, o deserving tayo ng blessing niya. Wala tayong makikitang ganyan sa banal na kasulatan. Ang katotohanan ay lahat ng turo ng Biblia, ito man ay sa direct na pagtuturo, yung kung tawagin natin ay instruction, o kaya yung tinatawag nating deduction o in principle, ay makikita natin na biyaya lang talaga ng Diyos. Ang kaligtasan, biyaya ng Diyos. Ang paglilingkod, biyaya ng Diyos na malinawan ng isang tao ang kanyang kalalagayan sa harapan ng Panginoon. At yan ay isang bagay na dapat blessing na ini-enjoy natin. Ano, yun nga yung sa aming devotion kagabi binigyang diin ko na doon sa, kasi nung ipinapakita, no, si King Ahab, isa sa mga masamang hari ng Israel, eh nakita niya na yung kapangyarihan ng Diyos, pero hindi pa rin siya nagsisi. Meron siyang isang anak, ang pangalan si King Ahaziah. Itong si King Ahaziah ay nagkaroon ng karamdaman, no? Imbis na siya ay humingi ng mag-inquire sa Diyos ng Israel, ang sabi niya doon sa kanyang messenger, pumunta ka doon sa Ekron. Nandoon ang mga si Beelzebub, yung God of Ekron. Konsultahin mo 'yon. Eh sabi ng Panginoong Diyos kay Elijah, salubungin mo yung messenger na 'yan, no? Pagkatapos sinabi niya doon sa messenger, talagang bakit wala na ba talagang Diyos ang Israel at naghahanap ka pa ng ibang kukonsultahin? Sabihin mo sa kanya, hindi na siya gagaling sa kanyang karamdaman, mamamatay na siya. Nung malaman ni King Ahaziah, gusto niya ipa-aresto si Elijah. Alam mo ginawa niya, pinapuntahan niya yung 50 men with their kasama yung kanilang captain para arestuhin si Elijah. Sabi ni Elijah, kung ako ang man of God, susupukin kayo ng apoy ngayon. Oh, sinupok sila ng apoy. Nung malaman ito ni Ahaziah, nagpadala na naman siya ng 50 men. Sinupok na naman ng apoy. Nung malaman, nagpadala. Imagine mo yan, ang dami niya nang nakitang kapangyarihan ng Diyos. Hindi pa rin siya tumitigil, no? Eh, nung bandang huli, yung captain siguro, buti na makikita natin dito yung biyaya, no? Kasi yung susunod na pinadala niya, nung yung captain ng 50 men, sabi niya doon kay, nagpakababa siya kay Elijah, sabi niya, man of God, maawa ka sa amin. Huwag nawang mangyari sa amin yung ginawa mo sa nakaraas, ginawa ng Diyos doon sa naunang dalawang 50s na pinatay sa pamamagitan ng apoy. Maawa ka. Make our lives be pressure to your sight. Sabi niya ganun. Eh, nagpakababa siya. Sabi ng Diyos, sige, sumama ka na sa kanila. Mag-evangelize mo na si Ahaziah ng diretso.
wala pa rin. Nakita nyo? Makikita natin, wala yan sa sino mang nagpapaliwanag, wala yan sa kung propeta ba ang nagdadala ng balita sa'yo. Nasa biyaya ng Diyos ang kaligtasan. At kung dumating ito sa atin, magpasalamat tayo. Kaya sabi ko nga, sa mga anak ko, tayo salamat tayo sa Diyos, nakakilala tayo sa Panginoon, no? Sapagat kung hindi, tulad din tayo ng lahat ng tao sa ngayon na matigas ang puso, no? Deprave ang heart. Okay? So, yan. Now, ngayon, punta tayo sa paksang ito, the inhabitants of hell. Ito na may, kaya ko lang naman tinalaki ito dahil sa may nagtanong din sa akin. Ano? Yung iba sa mga paksa dito, produkto ng mga tanong. Kaya pagkatapos, imbis na sagutin ko na lang ng diretso, gawin ko na lang isang lesson. So, yun ang ginawa ko nga dito. Ano? So, ito yung tanong na dumating nga sa akin, na sabi niya, paano nga, nabanggit ko na yata ito nung nakaraan din, na mayroong isang kapatid tayo rito sa church na nagtanong yun sa akin. Sabi niya, yung lola daw niya, nasaan ngayon? Kasi napakabait ng kanyang lola. Sabi niya, kung meron akong kilalang tao sa buong buhay ko, yung lola ko ang pinakamabait. No? Mabait siya, matulungin siya, maganda ang reputasyon niya sa aming pamilya, sa aming community. At noong magpa siya nga, yung pamilya nila na pumunta ng ibang bansa, nagpaiwan siya. Nung malaman niya na hindi kasama yung lola niya, kasi ayaw niyang umalis sa piling ng kanyang napakabait na lola. No? May mga lolang mababait talaga. No? ngayon, ang sabi niya, ang pagkakaiba nga lang, itong lola niya ay deboto doon sa kanyang relihiyon na sumasamba sa mga idolo. Deboto sa pananampalataya doon sa mga santo. Asaan siya ngayon? Yan, di ba? Makikita natin na yung ganyang klase ng mga tao, minsan mahirap din sagutin agad-agad. No? Lalo pa nga tayo mga Pilipino, ayaw natin makasakit ng damdamin. No? Pero, ibalik natin sa Biblia. Sabi ng banal na kasulatan, walang anumang kaligtasan na ibinigay dito sa silong ng langit para sa ikaliligtas ng tao, kundi ang pananampalataya na totoo kay Kristo. So, mabait man siya, ano man ang kanyang magandang reputasyon, ano man ang nagawa niyang okay rito sa mundo, kung hindi siya nakakilala kay Kristo, wala siyang kaligtasan. Kaya nga, kung natatandaan ninyo, si Cornelio, na isang mabuting tao, di ba, sa Acts chapter 10, makikita niyo yung kwento ni Cornelio, isang mabuting tao. Actually, ano rin siya worshipper din siya ng God of Israel . Maganda yung kanyang reputasyon, maganda yung kanyang testimony sa maging sa kanyang community. Kinakailangan ipadala ng Panginoong Diyos si Pedro para ipangaral sa kanyang ebanghelyo, sapagkat kung hindi, kahit na napakabait niya, pupunta rin siya sa walang hanggang kapahamakan. No? Kasi minsan mayroon tayong kaisipan na ang hirap yung parang mahirap naman tanggapin yung mga taong mababait. Pupunta doon sa kapahamakang walang hanggan, di ba? Meron ako nabasang kwento patungkol sa mga isang nagpunta ng Japan, parang short-term missionary lang naman. Pumunta siya sa Japan at para sa isang short-term mission. So he has the opportunity to share the gospel to some Japanese students, no? So pinapaliwanag niya doon sa kanila yung heaven, yung hell. No, sa kakapaliwanag niya, mayroong isang estudyante na nagsabi, alam mo, gusto ko pumunta sa hell. Sabi niya, ha? Bakit? Hindi mo ba alam kung anong ibig sabihin? Pinaliwanag, baka kako, sabi niya, baka may language barrier . Kasi di ba, iba naman yung salita nila. So pinaliwanag na naman niya. Ganito yung horror ng hell. Ito yung, nung pinaliwanag, sumagot yung estudyante, sabi niya, kasi sa, kung dyan sa paliwanag mo, lumalabas na ang pananampalataya lamang kay Kristo ang paraan para ang isang tao ay pumunta ng langit. At kung hindi, pupunta ng impyerno. Kung ganyan, yung aking mga ancestor, yung aking mga kamag-anak, nasa hell ngayon. Ibig lang sabihin,
maraming mabubuting tao sa hell at gusto ko doon kasi gusto ko sila makasama, mabubuting tao sila. Sabi niya ganun. Nakakuha niya yung punto niya na ganun pala. Alam ko mababait ito mga, kung ang pananampalataya lang, hindi, mas gusto ko na sila makasama. Now, alam nyo, mga kapatid, kaya ko binanggit yan kasi yung observation natin, no, most people assume that if hell exists, it is reserved for the scum of society and that almost everybody will escape it. Ito'y para lang doon sa mga, sabihin na natin, salot ng lipunan. No? Doon sa mga masasamang tao. Yun ang madalas na sa isip ng marami. No? Para sa impyerno. Kaya nga, tingnan natin ngayon at pag-usapan natin, let us consider the inhabitants of hell and how it is presented from the Bible. No, how it is being presented from the Bible. So, dalawang bagay lang muna ang titingnan natin ngayon kasi we have a very limited time. So, we'll be looking at, first of all, the demographic situation of the inhabitants of hell. Now, that's my own term. So, the demographic situation of the inhabitants of hell. Now, pag sinabing demographic, yung bilang at saka yung status ng pamumuhay nila nung nandito pa sila sa mundo. So, ano ba yung mga inhabitants doon sa hell sa presentation ng Biblia? Now, ito very, sinasummarize ko lang ito kasi kung titingnan natin isa-isa yung mga talata, ang dami niyan, kulang talaga yung oras natin at baka humaba na lang tayo ng humaba dito. Pero unang bagay, in terms of demographic situation, ay there is a strong hint that great majority of humanity will go to hell than those who will inherit eternal life. Mas malaki yung pahiwatig sa atin na mas maraming tao ang mapapahamak kaysa doon sa magmamana ng walang hanggang buhay sa piling ng Panginoon. Sa Matthew chapter 7, verses 13 to 14, sabi doon, "Enter by the narrow gate, for the gate is wide and the way is easy that leads to destructions. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few." Nakita niyo yung statement na yan? Na mas marami daw ang dumadaan sa isang malawak na daanan patungo sa kapahamakan kaysa doon sa makipot, makitid na daan at pintuan patungo sa buhay na walang hanggan. Ano pa pinahihiwatig sa atin? In terms of number, mas marami mapapahamak. Mas marami ay tutungo sa walang hanggang kapahamakan at yan ay isang nakakakilabot, no? Na katotohanan. Nakakakilabot. Yung ang may mamatay na lang ng isang tao, di ba, parang kinikilabutan ka na, parang napakadami. Napakadami. Nung nasa Cambodia ako, nakapunta ako doon sa isang museum na kung tawagin ay Tulsing Museum. Tulsing. Tama ba yun? Si Joanne, nakalimutan ko na yung tama. Tulsing nga yun. At doon sa museum na yun, papasok ka doon, makikita mo kung paano pinahirapan ni Pol Pot nung kanyang kapanahunan ang maraming mga tao. At makakita ka doon ng mga bungo ng mga tao, makakita ka ng mga pictures, napakadaming pictures doon ng mga tinorture. No, mayroong nilagyan ng bakal dito, tapos unti-unting inaano? Isipin mo, mga babae, mga buntis, gidibiyak yung kanilang mga ano, yung kanilang tiyan, mga bata na binabalatan, tapos nilalagay doon sa isang balon na matindi talaga, kawawa talaga. At ang isang bagay na napansin ko, sa pag-ikot-ikot namin, ang daming tao, pero tahimik na tahimik yung bawat mga turista dahil nararamdaman nila yung kilabot, nararamdaman nila yung tindi nung paghihirap ng mga tao nung panahon na yun. At yan, isang katotohanan na mas marami. At mas marami, kung ang pag-uusapan ay bilang, mas marami ang mapapahamak
kesa sa maliligtas. And you know, that statement, at its face value, we can say that many will go to hell than to eternal rest with the Lord. Luke chapter 12, in verse 32, sabi doon, "Fear not, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom." Ilan daw ang bibigyan ng Diyos ng kaharian niya? Ang magmamana ng kanyahan? Ang sabi ng Panginoon sa Kristo, little flock, maliit lamang na kawan kumpara sa mas maraming taong wala doon sa kawan ng Panginoon. Isang bagay din, siyasatin ninyo ang inyong sarili. Kasama ba kayo dito sa little flock? Kasama ba kayo dito sa maliit na kawan ng Panginoon na ito? Kasi yan ang katotohanan na Christians will always be in a minority. Mga saved, mga nasa minority sila. Mas kokonte, no? Minority talaga. Sapagkat Matthew 22 verse 14 says, wala ata, hindi ko ata nailagay. Tama ba? Yan, yan. Matthew 22 verse 14 says, "Many are called, but few are chosen." Many are called, but few are chosen. Marami ang tinawag, ngunit kakaunti ang pinili. 1 Corinthians chapter 1, verses 26 to 29. Sabi rin ni Apostle Pablo rito sa mga taga-Korinto, "For consider your calling, brothers, not many of you were wise according to worldly standards. Not many were powerful, not many were of noble birth, but God chose in the world, but God chose what is foolish in the world to shame the wise. God chose what is weak in the world to shame the strong. God chose what is low and despised in the world, even things that are not, to bring to nothing things that are, so that no human being might boast in the presence of God." So anong sinasabi rito? No? Ipinapakita rito ni Apostol Pablo, maging doon sa mga taga-Korinto, na nung panahon na yon, ang Korinto ay isang maunlad na siyudad, isang lugar na kung saan ang trading talaga ay maganda, pinadagsana mga tao ang lugar na yon. Pero mas marami sa mga membro sa church, mas marami sa kanila, sabi, hindi sila marami, kundi kukunti. Not many were powerful, not many were noble birth. So, yan. Because God chose what is low and despised in the world, even the things that are not. So yan, this must set an alarm to many of us that if we count the number of people who will go to heaven, they are few when we measure it to the totality of people who ever live in this world. So yan ang isang katotohanan. Maraming mga teologo at maraming mga nagtuturo ng salita ng Diyos, pinipilit nilang alisin yung bagay na yan. Pinipilit nilang takpan. Alam ba yung bang gusto nilang ipagtanggol ang Diyos? Parang gano'n. No? In some, pwede natin gamitin yung salitang yan. At sinasabi pa rin lang, hindi, mas marami pa rin pupunta sa heaven. Kasi yung mga bata daw na namatay. Ano, may mga namatay na infant pa lang, namatay na. Kung naniniwala kayo na ang mga batang namatay pupunta ng langit automatically, sinasabi nila 50% daw yun ng human race. No? Paiwan ko paano nila na nakuha yung ganyang statistics, no? I was even surprised na mayroong isang New Testament scholar by the name of Howard Marshall. And from time to time, nagagamit ko yung commentary niya sa pag-aaral ko ng Bible. Nagulat ako dahil meron siyang paniniwala na ang sabi niya, God will save in the last days those who would have believed if the gospel had been preached to them. I was surprised. No, I was reading, I was using his commentary for many years. And then suddenly, some 2 weeks ago, nabasa ko yun, sinabi niya na yung paniwala niya na in the last day daw, magliligtas din ng Panginoon. No, ng mga taong, kung nakapakinig lang sila, mananampalataya. Kasi alam ng Diyos eh. Kasi doon mananampalataya, so may pagka-Arminian ito. No, alam ng Diyos yung mga mananampalataya. Kaya lang, hindi nga lang nakapakinig eh. Pero kung nakapakinig, mananampalataya, kukonsider din daw ng Panginoon yan sila sa huling araw. At kung titingnan natin, kung isasama natin sila sa bilang, mas marami rin daw ang maliligtas.
But again, such theological positions are nothing more than speculations. And they seem to contradict what Jesus said dun sa mga verses na binasa natin ngayon, na mas marami ang mapapahamak kesa sa maliligtas. Another thing, there is a strong hint that the wealthy people are in much greater danger of going to hell than those who are lower in the social order. Merong pahiwatig na yung mga taong mayayaman ay mas malaki ang panganib para sa kanila na sila ay mapahamak kaysa doon sa mga mas mababa ang antas sa lipunan. Now, ulitin ko, hindi ko sinasabi na pag mayaman ka, pupunta ka sa impyerno. Hindi yun, ha? At pag sinabi, pag mayaman ka, malabo ka na makarating sa langit. Hindi natin tinuturo yan. Ang sinasabi natin, sa presentasyon ng salita ng Diyos, mas malaki ang panganib sa mga taong nasa mas matataas ang antas ng kalalagayan nila sa lipunan, mayayaman, kaysa doon sa mga mas mababa ang kalalagayan pagdating sa usapin na may kinalaman sa pagtungo sa kapahamakan. Tinan nyo yung parable ng Panginoon sa Matthew chapter 19, yung may lumapit sa Panginoon na isang lalaking, kabatbatang lalaking mayaman na gustong magkaroon ng buhay na walang hanggan, 'di ba? Tinuro ng Panginoon sa kanya yung mga bagay na may kinalaman sa pananampalataya. Sinabi pa nga niya, 'di ba, na ginawa mo na ba yung 10 utos? Ay, ginawa ko na yan. Inisa-isa nga ng Panginoon. Pero nagsimula ang Panginoon, kung mapapansin ninyo, sinimula ng Panginoon doon sa ika-5 hanggang ika-9 na utos. Hindi niya binanggit yung ika-10 utos doon, yung huwag kang mag-imbot. Na binanggit niya isa-isa. Nagawa na daw niya mula ng pagkabata. O sige, ibenta mo ang iyong ari-arian. Bigay mo sa mahihirap, sumunod ka sa akin. Nasabi, nalungkot siya sapagkat sobra siyang mayaman. At umuwi na lang siya. At sabi ng Panginoong Kristo, di ba? When the young man heard this, sabi doon, he went away sorrowful for he had great possession. And Jesus said, truly I say to you, only with difficulty will a rich person enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich person to enter the kingdom of God. Now, hindi sinasabi ng Panginoon sa Kristo na pag mayaman ka, hindi ka makakapasok. Ang sinasabi niya, mas mahirap i-give up ng isang mayaman ang kanyang kasalanan para lamang sa kalwalhatian o kaligtasan. Yan ang sinasabi ng Panginoon dito. No? Nung hindi niya binanggit yung pag-iimbot kasi nandoon ang puso ng mayamang ito, doon sa kanyang pera, doon sa kanyang kayamanan, doon sa kanyang ari-arian na hindi niya kayang ipagpalit yan kahit buhay na walang hanggan pa ang i-offer sa kanya. So yun ang sinasabi natin. Ang totoong pagsisisi ay handa mong talikuran ang mga bagay na hahadlang para hindi ka magkaroon ng tamang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. No? Pwede rin namang maging hadlang ang kahirapan, pero mas matinding hadlang ang kayamanan. Now, bakit kaya? Now, bakit naman, ano yung ating argument? Bakit? Una-una, material possessions can distract a person from spiritual issues. And we know that. Alam na natin yan. Malinaw na sa atin yan. Kaya nga, sabi ng Panginoon sa Kristo, di ba, yung meron siyang sinabi sa Matthew 13:22, yung deceitfulness of wealth. Deceitfulness of wealth. It is difficult to convince wealthy people living in the huge houses, enjoying the luxurious lifestyle, that they need something much more important and enduring than their material possessions. At totoo yan. No, totoo yan. Kaya nga, alam nyo, di ba, minsan nag-share ako sa inyo nung may nabigay na na-share ko sa inyo yung testimony ni Henry C. Jr., yung anak ng Henry C. na namatay, yung may-ari ng SM, na naging mananampalataya. Alam mo kung ba't ko isinyere yun? Kasi, rare yan. Bihirang-bihira sa mga taong mayayaman na bigyang pansin ng kanyang
kalalagayang espiritual. Kaya nga nung mapanood ko 'yan, eh talagang na-touch ako. Bakit? Mahirap talaga eh. Nasa isang mayaman na makakilala talaga sa Panginoon dahil sa tingin nila, wala na silang kailangan pa. Siguro kayong mga mahihirap, kaya nga sinasabi ng mga komunista na yung religion, opium ng society. No? Yung religion, eh para kaya daw may religion ng tao, pero ang opium, alam ba sinabing opium, para bang, di ba yung... kaya ka nag-iinom o naninigarilyo o nagbibisyo para makalimutan mo daw ang mga problema mo sa buhay. No, ayan, religion ang kailangan mo para makalimutan. Kasi nga marami silang problema. Kaya ganoon. Ang punto rito eh mahirap talaga sa mga tao nga tulad nila. Totoo, siguro karanasan din ninyo 'yan. Ako, matagal ako naging alam niyo yung EE, Evangelism Explosions. Naging trainer ako ng Evangelism Explosions for many years. Nagpunta kami sa Baguio, nagpunta kami sa Batangas, nagpunta kami sa kung saan-saan. Pag nagtitrain kami ng mga seminary students at saka kung sino-sino mga sa church. Tapos lalabas kami, pupunta kami sa mga bahay-bahay, manghangatok. No? At magsi-share ng gospel. Pwede po ba na bigyan niyo kami ng konting oras para maibahagi lang namin ang isang napakahalagang balita. At sa aking karanasan, eh talagang ang hirap pagbuksan ka ng mga taong gaganda ng bahay. Eh kung may aso lang siguro eh, gusto ko na pakagat sa aso eh. Pero yung mga medyo hindi naman masasada, hindi naman sabi natin medyo nasa lower class ng society, mas gusto nilang makinig sa iyo. Mas open sila. Yun ang totoong nangyari, no? Sapagkat sabi nga ni John Blanchard sa kanyang librong Whatever Happened to Hell, gold not only glitters, it sometimes dazzles, blinding people to the brevity of life, the certainty of judgment, the awful reality of eternity, and the simple truth that we brought nothing in this world and we can take nothing out of it. Yan ang isang katotohanan. Gold not only glitters, but it can blind people. Kaya niyang bulagin ng tao. No, na ang kailangan talaga niya, eto. Samantalang lahat naman ng yan iiwanan niya rito sa mundo. Okay? Sabi ni John Blanchard again sa kanyang librong Gathered Gold, it is not the fact that a man has riches which keeps him from the kingdom of heaven, but the fact that riches have him. Yan. Okay? So, another point is this. Material possessions can often be used as... Okay, material possession can often be used as a lever to gain things denied to poorer people. They have the power, they have the influence to do what they want to do. At dito sa ating bansa, di ba? Alam natin yan, maraming ang kwento, kahit na dito sa San Pedro, di na ako magbabanggit na lang ng mga pangalan na mga nagpahiram ng pera sa mga may-ari ng mga 'di ba dito sa San Pedro nung araw eh ang isa sa mga kilala ng San Pedro sa Sampaguita, no? Yung mga taniman, ang daming taniman ng Sampaguita rito. Yung talaga, eh ngayon halos wala na eh. Halos wala na. Taniman ng Sampaguita sa Kachampaka. Yan ang dito sa San Pedro. Doon sa amin sa Adelina, yung likod namin nung araw, taniman ng ano yan, yung sa highway, taniman ng Sampaguita at mga Champaka, wala na ngayon. No? So yung may mga mayayamang tao, no, nagpinahihiram nila ng pera yung mga may-ari na mga Sampaguitahan na yan. Eh syempre, yung iba, hindi marunong magbasa, hindi rin nakakaintindi ng mga sinusulat doon. Eh, akala nila, yung pinirmahan nila, eh mga... dokumento na nagsasabing humiram ka ng pera ng ganitong halaga. Yung pala, ang ibig sabihin nun, binenta mo na yung lupa mo. No?
So kakita natin, ganyan. So itong mga taong ito, they can often use as yung kanilang kapangyarihan to deny the poorer people. Poor people who lend money sa mga wealthy people na ganyan ay talagang kawawa naman. So, isa yan sa mahirap sa kanilang, kaya medyo mahirap talaga na sila ay makakilala sa Panginoon, kung tutuusin, humanly speaking. But another thing, material possessions have no value in the day of judgment. Proverbs 11:4, yan ang isang katotohanan na sa araw ng paghuhukom, wala nang halaga ang lahat ng ating mga ari-ariang panlupa. Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. Okay, so that's number one. Now let's go to number two. So demographic situation of the inhabitants of hell. Number two, the disposition of those who are to be condemned to hell. Ano ba yung mga katangian nila? Unang-una, these are the people who think that they can earn heaven by their own merit, ability, and effort. Ito yung mga tao na ang iniisip nila, pwede naman nilang makuha ang kaligtasan o ang heaven sa sarili nilang merit, kabaitan, kabutihan, abilidad, at kakayanan. No? At yan ay isang bagay na kinokontra ng banal na kasulatan. Sapagkat sino ang nagmamana ng kaharian ng langit? Ayon sa Matthew chapter 5 verse 3, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. No, hindi sinabing poor, material, poor materially, ano? Kundi poor in spirit. No, pinaliwanag na sa atin several times dito, sa pulpitong ito. Ano ibig sabihin ng poor in spirit? Ito yung mga taong kumbinsido siya sa kanyang sarili na wala siyang maipagmamalaki sa larangang espiritual, bankrupt siya. No? Pagdating sa usaping espiritual, yung bang na-realize niya, spiritually, he is penniless. No? Kung meron ng perang espiritual, eh wala siya nun. Bankrupt siya sa harapan ng Diyos. This is another way of saying that any vestige of trust in one's own ability to get right with God guarantees being shut out of heaven and condemned to hell. Yan ang kanyang pakiramdam. Kung ang pag-uusapan lamang ay yung kanyang kalalagayan, sigurado, alam niya, itatapon siya ng Panginoon sa walang hanggang kapahamakan. Ibig sabihin na realize niya kung gaano siya kaawa-awa, spiritual sa harapan ng Panginoon. So yan ang mga taong, yan ang disposition ng mga taong patungo sa walang hanggang kapahamakan. Ang tingin nila, okay sila, pero hindi sila okay. Ang tingin nila, righteous sila, pero hindi sila actually righteous sa harapan ng Panginoon. Matthew chapter 5, verse 20. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of Pharisees and of the scribes, you will not certainly enter the kingdom of heaven. Isipin nyo yan, ha? E sino, kung pag-uusapan natin yung righteousness, palagay ko sa panahon ng bagong tipan, ang mga taong maituturing na righteous, ito yung mga pariseyo, ito yung mga eskriba na dalubhasa sa batas ni Moses, na dalubhasa sa kautusan, no? Na masyadong istrikto sa pananampalatayang Hudyo. Pero ano sabi ni Kristo? Kung hindi lalagpas ang katuwiran nyo sa mga taong tulad nila, hindi kayo magmamana ng kaharian ng langit. Yan ang isang katotohanan. No? Eh, alam na natin yung sa kalalagayan ng mga pariseyo ng panahon ng Panginoong Jesucristo. Sapagkat, alam natin na yung kanilang performance ay merely external, panlabas lamang. Panlabas lamang. Kaya nga, di ba, pagka mag-aayuno sila, magsusuot sila ng mga damit na ano, at marang kawawa sila, magpe-pray sila doon sila sa mga sulok na mga panulukang daan para nakikita sila ng mga tao. Ha? Pakitang tao. Parang ganun. Of course, wala pang ginawa kundi sipatin yung iba. No? Ay, yung mga apostolo, yung mga tagasunod mo, kumakain ng ano, sa araw ng Sabat, di ba? Kaya sabi ni Martin Lloyd-Jones sa kanyang librong Studies in the Sermon on the Mount, magandang libro yan, ano? Pagka nabasa ninyo.
The trouble with the Pharisees was that they were interested with the details rather than principles. That they were interested with action rather than with the motive. That they were interested with doing rather than with being. In other words, their so-called righteousness was mere, sa English is sanctimonious morality. Sanctimonious morality. Anyone who thinks that God can be pumped off with a sort of thing will be of the tragic shock of the day of judgment. Because as Hebrews 12:14 says, without holiness, no one will see the Lord. Okay? And then another point. The people whose standard of living is their own preference and not God's. Tingnan niyo itong 1 Corinthians 6:9 to 10. Or do you not know that the unrighteous will not inherit the kingdom of God? Do not be deceived. Neither the sexually immoral, nor idolaters, nor adulterers, nor men who practice homosexuality, nor thieves, nor the greedy, nor drunkards, nor revilers, nor swindlers will inherit the kingdom of God. Ano sinasabi ni Pablo rito? Ito yung mga tao na sinusunod nila yung sarili nilang gusto. Diba? Yan. Yan yung punto rito ni Pablo. Hindi ibig sabihin, hindi sila pwedeng iligtas. Ang sinasabi, ito yung mga tao na, bakit? Oh, diba katulad ngayon? Eh gusto mo sa babae ka, pero gusto mo lalaki ka. Lalaki ka, gusto mo babae ka. No? Gusto mo ang asawa mo, kapwa mo lalaki, kapwa mo babae. Anong punto dun? Ang you are living on the standard of your own preference. Ang gusto mong masunod, ikaw. Hindi kung ano yung gusto ng Diyos. Yun ang punto lang dyan eh. Kung ganyan ang damdamin ng isang tao, iba, siya ay magmamana ng walang hanggang kapahamakan. Di siya mag-i-inherit ng kingdom of God. Yan yung warning ni Paul dito, no? Ephesians 5. Verses 5 to 6, for you may be sure of this, that everyone who is sexually immoral or impure, who is covetous, that is an idolater, has no inheritance in the kingdom of Christ and God. Let no one deceive you with empty words, for because of these things, the wrath of God comes upon the sons of disobedience. Imagine mo pati yung covetousness, greed, no? Yung pagiging, tawag nito, pagiging sakim. Inulit din yan sa Colossians 3, 5 to 6. Put to death therefore what is earthly in you, sexual immorality, impurity, passion, evil desire, and covetousness, which is idolatry. On account of this, the wrath of God is coming. Note that greed is described as what? Idolatry. Yung pagiging sakim daw, pagiging mapag-imbot ay isang klase ng pagsamba sa mga idolo. Bakit? Ano ba ibig sabihin ng idolatry? What is idolatry really mean? Idolatry is simple as this. Putting anything before God. Yan ang ibig sabihin ng idolatry. Putting anything before God. Unahin mo ang lahat ng bagay at ihuli mo ang Diyos. That's idolatry. Sabi ni John Blanchard sa kanyang libro uli na Whatever Happened to Hell. Sex, sport, money, business, home, travel, leisure, even religion can become gods, consuming time and energy and interest in such a way that the person concerned can be said to worship them. Thinking that one can put these things before God and then avoid this devastating wrath on the day of judgment is nothing short of lunacy. Pinamayang lunacy. Sira ang ulo, no? Lunatic. So, anong ibig sabihin yan? Pag inuna mo yung mga bagay, pag hinuhuli mo ang Diyos, that's idolatry. No? Unahin mo yung gusto ng sarili mo. Unahin mo yung laman. Unahin mo yung mga bagay na ito na kailangan mo rin naman. Pero hinuhuli mo ang Diyos. At kung may time, sige, Lord, kung may time ako sa iyo, sa susunod, sige, doon, sa mga huli, sa mga dulo, ibibigay ko yan sa iyo. That's idolatry. Ang sabi ni Apostol Pablo, ito yung mga dahilan kung bakit ang puot ng Diyos ay dumarating sa kanila. Si again, si John Blanchard sa kanyang librong Gathered Gold,
Sabi niya, si Roland Hill, ito po yung si Roland Hill, isang influential English preacher of the 18th century, si Roland Hill, used to say, if an unholy man were to get to heaven, he would feel like a hog in a flower, in a flower garden. Kaya nga sabi niya, ikaw mga ganitong klase ng mga tao, pupunta sila sa heaven, wala silang pananampalataya sa Panginoon, pero idolatrous sila. Eh para doon silang mga baboy pagdating doon sa gitna ng isang flower of garden. Na-appreciate ba ng baboy yung mga ano, mga magagandang bulaklak? Ha? Hindi, no? Na-appreciate ba ng mga kambing yung mga yung mga magagandang halaman? Kaya yung mga may nagpapaplantitos at plantitas ngayon dito, no? Huwag kayong maglalagay sa mga lugar na may mga kambing. Kakainin lang nila na. Yung misis ko eh, naglagay doon ng, meron kami maliit na pwesto doon sa timbaw, naglagay ng halaman. Pagdala-dala pa kami ng mga halaman doon eh. No? Pagka na, sumunod na linggo, saan yung mga halaman? Yun, kinain ng mga kambing. Niyurakan ng mga kambing. Kamot siya ng ulo. Dahil, pinaghandaan niya pa, dinala pa namin doon eh. No? Eh, kasi hindi naman na-appreciate ng hog o ng goat yung mga bagay na yan. Okay. Kaya, isa pa. People who have false profession of Christian faith. People who have false profession of Christian faith. Matthew 7, 21 to 22. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Alam nyo, in many ways, pwede nating sabihin ito ang isa sa pinaka-solemn, pinaka-seryoso, at pinaka nakakapangilabot na salita na naisulat sa banal na kasulatan. No? At sa tuwing tinitingnan ko ito, at maging ako, tumataas ang balahibo ko sa mga katotohanan ito, no, na imagine yung shocking reality na ang isang tao pwedeng doctrinally tama yung kanyang paniniwala pagdating sa doctrines. Emotionally fervent siya. Apparently successful siya. Hinahangaan siya ng mga tao. And then, yung kingdom of heaven ay nakasarado para sa kanya. And he will be condemned to spend eternity to hell. And that is so serious. That is very solemn. Something na dapat tumaas yung balahibo natin. Pag-isipan natin ng husto ang kalalagayan ng ating kaluluwa, di ba? Kasi, madali tayong madaya ng ating sariling pakiramdam, madali rin tayong madaya ng nakikita natin sa ating kapwa, no? Eh, maraming ang mga tao, sa totoo lang ako, hindi ko sa ulado yung Apostles' Creed eh. Ako, may kilala akong mga tao na nakikita ako, alam mo, sa totoo lang, hindi ko nakikitaan ng ng pagiging Kristiyano, pero pagdating sa Apostles' Creed, sa ulado niya. Sino sa kasulo ng Apostles' Creed dito? Di ba yung green hymn natin? Meron ba yun? Nasa likod nun, may Apostles' Creed eh. Yung Tagalog. No? Sa ulado yung Apostles' Creed. Alam na alam, sa ulado pa yung, ano, yung Our Father. Yung, kasi di ba may mga churches na every Sunday, binibigkas nila yun na naka-attend na ba kayo sa ganyan. May mga Christian church sa ganyan, may mga Reformed church sa ganyan. Pero every Sunday, binibigkas yung Apostle Creed. Binibigkas yung Lord's Prayer, yung Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. So, binibigkas na ganyan. Pero hindi mo makitaan. No? Sa ulado nila. Ibig sabihin, nakikita natin na may mga taong ganyan. No? He may use the believer's vocabulary, repeat the believer's formula, recite whatever creed, no? Without being a believer himself. Somebody said, nothing sends a person faster to hell than hypocrisy. Wala dong mas mabilis
magdala sa impyerno sa isang tao kundi yung kanyang pagiging hipokrito. Ay nakakatakot 'yan. In some way, sa ibang mga pagkakataon, meron din tayong hypocritical spirit. And you have to realize that. You have to recognize that and repent. No? Mas mabuti ang alam mo na hipokrito ka. Kasi may pag-asa kang magbago. Ang mabigat, yung tinatawag na unconscious hypocrite. Hindi mo alam, hipokrito ka pala. Malabong magsisi ka ng kasalanan at ikaw ay mabago. Okay? And then, people who lives, whose lives are being characterized with self-centeredness. Jesus, in his final description on the day of judgment, di ba? After the scene and telling the sheep will be welcome into heaven, sabi niya, mga sheep, they will be welcome into heaven, and then he turned his attention to those who are in his left, yung kanya, yung mga kambing, and sabi niya sa Matthew chapter 25, verses 41, 43, and 45, then he will say to those on his left, depart from me, you curse into the eternal fire, prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. I was stranger, and you did not welcome me. Naked, and you did not clothe me. Sick, and in prison, you did not visit me. Then he will answer them, saying, truly I say to you, as you did not do it to the one of the least of these, you did not do it to me. Ano yung kasalanan nila? What is their fatal sin? Their fatal sin is self-centeredness. Their fatal sin is self-interest. Iniisip lang nila yung sarili nila. Yun ang preoccupation nila. Doon sa maliit na mundo, umiikot sila doon sa sarili nilang mundo na hindi nila pinapansin ang kalalagayan ng iba. Pero hindi naman sinasabi rito, ito yung mga taong immoral. No? Para hindi naman sila nanakit ng kapwa-tao, hindi sila nag-extort, hindi sila na-involve sa anumang mga corruption or extortion, no? Maaring socially, they were acceptable, well-mannered, no? Maaring mahinahon magsalita at maganda, pag tiningnan mo, wala kang maipipintas at hahangaan mo. But their lives were totally self-centered. They devoted their time and energy and money promoting their own convenience and comfort. Enjoyment sa gitna ng umiiyak at lumuluhang kapaligiran dahil sa kani-kanilang mga hinaharap na kalalagayan at hindi nababagabag ang kanilang kalooban. Lungkot yan, mga kapatid. No? Maraming ganyan. At sana walang ganyan sa atin dito. And Paul underlines the dangers of self-serving in Galatians 6, 7 to 8. I'm about to finish. Do not be deceived. God is not mocked, for whatever one sows, that he will also reap. For the one who sows to his own flesh, from the flesh reap corruption. But the one who sows the Spirit will from the Spirit reap eternal life. Okay? And then last, bilisan ko na. People whose behavior and lifestyle are characterized with wickedness and falsehood. Revelations 21:8, ito, sa ulado siguro ng iba ito sa inyo, very popular ito. But as for the cowardly, the faithless, the detestable, as for murderers, the sexually immoral, sorcerers, idolaters, all liars, their portion will be in the lake that burns with fire and sulfur, which is the second death. And in chapter 22, verse 15, outside are the dogs and sorcerers and the sexually immoral and murderers and idolaters and everyone who loves and practices falsehood. Hindi ko na ipaliliwanag yan. Maliwanag na yan, you know. Ang point lang yan, there is no shortage of roads leading to hell. There is no shortage of roads leading to hell. In some way, kung titingnan nyo, meron tayo lahat ng katangian na binanggit na yan. No? Idolatry, di ba? Immorality, maaaring hindi ka na-engage sa physical immorality, pero sa isip, lahat tayo na-engage sa dyan eh. No? Hypocrisy, falsehood, nakapagsinungaling na rin tayo. Nakagawa na tayo ng mga bagay na yan. Ang biyaya ng Panginoon dumating sa atin, yung tagapagligtas, yung Redeemer. At yun nga yung kinakailangan natin dalhin sa mga tao. Yun ang kailangan natin dalhin sa sino mang mga tao. Sa mga mahal natin sa buhay na hindi pa mananampalataya, ulit-ulitin natin sa kanila. Jesus
saves. Jesus saves. Wala na tayong oras, mga kapatid. Pasensya na. Sige, magpahinga na tayo. Yung mga tanong nyo ay pakibigay na lang sa ating ano, messenger at sa o i-text na lang sa akin. Karoon muna tayo ng maikling sandali ng ano, break. Na, kapatid. Okay?